Hello guys! Ayan, gumawa ka pala sa aking channel. Ay welcome sa aking YouTube channel at subscribe mo na yan at hit the bell button para updated ka sa aking mga bagong videos. So ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-edit ng inyong picture gamit ang PicsArt application. So una natin gagawin ay kinakailangan meron kang PicsArt application dahil yun ngayon gagamitin natin sa pag-edit mamaya. Kung wala pa, pumunta ka lang sa iyong Play Store, ayan, at isearch mo ang PicsArt. At lalabas yung logo na ganyan, yung letter P. So i-install mo lang yan. Nakikita nyo dyan, update dahil meron na ako sa aking cellphone. Kung wala pa, install yung nakalagay dyan at kailangan nilang i-install. So pagkatapos yung i-install, ayan, nandito na siya sa ating screen. So, i-open lang natin siya. Ganyan. Pag-open nyo, ayan yung fan page niya at nakikita nyo dyan yung plus sign na nagbiblink. Yung nagbiblink na plus sign, ayun yung pipindutin natin para makapagsimula na tayong mag-edit. So, ayan. Pag pinindot natin yun, lalabas yan, all photos and all videos. Since photos yung ating i-edit, dito tayo sa all photos. Ayan. Hahanapin nyo lang yung picture na gusto nyo i-edit. Halimbawa, ayan. Hahanapin nyo lang sa inyong gallery kung anong gusto nyo i-edit. Mas mabuti na yung picture na pipiliin nyo ay yung solo picture nyo o wala kayong kasama dahil mas mabilis nyo ma-edit yung background. So, halimbawa, ito. Pipiliin natin ito. Yung i-skip nyo lang yan pag lumabas yung advertisement. Yan. So, pipiliin natin to. So, lalabas na yan. Pag pinindot nyo yung picture na yan, ay lalabas siya dito sa screen. So, yung una natin gagawin ay tatanggalin natin yung background. So, paano ba natin tatanggalin yung background? So, pupunta tayo dito sa cut out. Ayan. So, ito, lalabas yan yung dalawang symbol na yan, yung mga small broken lines. Ito at ito yung person na sign o yung tao na sign. Yung broken lines na yan, ginagamit yan para sa pag-edit ng background kung gusto nyo mong mano-mano at malinis. Ito naman na person sign sa may gilid, sa kabila. Yan, pag pinindot mo yan, ibig sabihin, i-edit nyo kusa yung background at tatanggalin niyang kusa yung background ng picture mo, pero kung ano lang yung madidetect niya, yun lang yung matatanggal. Ibig sabihin, matitira lang yung face at yung body ng yung picture na nandiyan dyan. So, halimbawa, ito, pag pinindot natin yung sign ng tao, titingnan niyo yung ang kalalabasan yan. So, magiging color red yan. Ibig sabihin, yung color red na yan, yan lang yung madetect niya. And kung okay na sa'yo yan, kung malinis na yan para sa'yo, okay na yan. Kung hindi naman, ay dun ka sa kabila, broken lens na kung saan mano-mano. Pero yung advice sa inyo, much better na ito yung gamitin ninyo dahil mas mabilis at hindi kayo mahihirapan mag-edit. So, yan, okay na yan. So, isi-save natin. Click lang yung save sa taas. Yan. At yung ito na yung magiging kalalabasan niyan. So yung nakikita niyo, meron pa siyang mga white na part something. Yan yung hindi na detect nung sinasabi ko nga kanina na sign up person. Pero kung gusto niyo naman na malinis yan, wala yan. Pwede niyo naman yung tanggalin, pumunta kayo dito sa tools and then dito sa pre-crop. Yan. At pwede rin dito sa remove. Kahit alin diyan basta tatanggal niyan. Kapag itong remove yung ginamit niyo, ayan, may eraser diyan and paint. Itong eraser, pwede niyo yung gamitin kapag yung mga sobra. Halimbawa ito, yung part na yan sa may gilid na white. Pag ginamit niyo yung eraser na yan, matatanggal yan. Yan. Dito. Ito namang paint, pag dadagdag kayo sa part na yan. Pero sa akin, okay na siguro yan. Di ba nakikita niyo yan? Ibig sabihin, dadagdag kayo sa part na yan. Pwede niyong paliitin yan. Dito, pipindutin niyo lang yan at papaliitin. Magiging maliit din yung ano yan. Yan. So, ganyan. So, pag okay na sa inyo yan, halimbawa itong eraser, gusto niyo i-erase tong part na ito na may white, yan, pipindutin niyo lang yan. Mawawala yan paunti-unti. Yan. So, depende sa inyo kung anong gusto niyo. Pero sa akin, since okay na din naman yan, so, kapag okay na, yung gagawin na lang ninyo ay i-click niyo tong X lang, discard. Yan. At okay na yan, diba? So, isi-save lang natin tong picture. Wait lang natin itong advertisement. Yan. So, i-click lang natin tong picture at itong save. Tapos, itong save sa baba dahil yun yung way para ma-save yung picture na in-edit mo dito sa iyong gallery. So, save, choose gallery. So, yan. Pagkatapos nyan, so, kailangan na natin i-discard to at magsisimula tayo ulit. So, kailangan lang natin i-open ulit ang ating PicsArt application. Yan, ipapakita sa inyo. Kailangan natin i-open ang PicsArt and then click yung nabiblink na arrow. Ayan. And then ngayon, pipili na tayo ng background na gagamitin natin sa ating editing. So, ang mas magandang background ay plain white lang. Ayan. Pero depende sa inyo kung gusto nyo may kulay red. Pero sa akin, mas maganda yung white lang para makikita mo kung okay na ba yung na-edit mo feature. So, yan. Nandiyan na yung plain natin background. Ngayon, ay i-add natin yung photo na in-edit natin kanina. So, pupunta tayo dito sa add photo. Ayan. At lalabas yung picture na in-edit nyo kanina. Ito. So, select lang and then add. So, lalabas yan dyan. Ayan. Depende sa inyo kung okay na yung laki, okay na yun kanina or lalakihan nyo pa para mas mabilis nyo makikita. Pero kung okay na yan, and then i-click nyo itong check sa taas, yan. Yan. So, ngayon, magsisimula na tayo mag-edit. Ang una nyo gagawin ay pupunta kayo dito sa effect. Ayan. Dito sa FX. At pipindutin nyo yung undead. Yan. So, lalabas yung, hintayin nyo lang lumabas yung effect na yan. So, ganyan. So, ang mangyayari dyan, yan. Parang sobrang itim. So, pipindutin nyo ulit yung undead. And then, may lalabas dyan na tatlong arrow. Yan. So, i-adjust nyo lang yung fade na hanggang sa anong gusto nyo. Yung malinaw na malinaw o yung tama lang ba. Yung sa akin, siguro mga ano lang. Yan, okay na siguro yan. Ganyan. Mga 92. Ganyan. Pipili kayo dyan. Merong iba pang design o ibang color. Yan, lighten, screen, overlay. Yan. Pipili kayo kung anong gusto nyo. Yan. Difference. Yan, masyadong itim yung difference. Yan, color band. Gusto nyo medyo moreno or moreno. Pwede yung color band. Pwede yung multiply. Kung gusto nyo ng ganyang color. And pwede rin yung norma. Kung ano yung gusto nyo. Yan. And then, pakatapos yan, pag nakapili na kayo, i-check nyo lang to para ma-save yung pag-edit nyo ng picture nyo. And then next, lalagyan na natin ng another effect. So, dito, para maging mas artistic siya or
mas maging mukhang cartooning effect dito kayo sa artistic yan. Meron ditong blur artistic yan. Mababasan yung edit. Sa all painting, ayan, makikita ninyo na ganyan yung itsura nyo pag pinagkit nyo. Huwag kayong mag-alala dahil may i-edit nyo naman yan at ma-adjust. Pindutin nyo ulit yung all painting. Ayan, at i-adjust nyo yung amount. Halimbawa, itong amount sa taas, pwede nyo yung bawasan. Yan. Pwede nyo dagdagan. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Yan. So, pwede nyo bawasan. Ganyan. So, siguro mga 7. Yan, okay na. Or bawasan pa ng konti. Ganyan, 3. And then yung fade. Pwede nyo dagdagan. Depende sa inyo. So, yan. Pag okay na, i-click nyo lang tong arrow. At ngayon, dadagdagan natin siya ng panibagong effect para mas maging maganda at makaakit-akit. So, pupunta naman tayo sa Magic. Ayan. And pipiliin natin itong Bad Lens. Ayan. So, sa Bad Lens, hihintayin ulit natin na okay, so ayan na yung nangyari. So, ngayon, i-edit ulit natin siya at i-adjust natin ulit siya depende sa gusto niya. So, pindutin niyo ulit ang Bad Lens. And then, pipindutin niyo lang itong Fades kung anong, kung gano'n ka dami or kung gano'n ka ganda yung gusto niya. Ganyan. Pwede niyo bawasan. Ganyan. Depende sa inyo. So, yan. Okay. So, ganyan. So, pwede nyo siyang palitan yan. Pwede, meron din dito iba-ibang color. Depende sa inyo. Ayan. So, okay. Itong overlay ang pipiliin ko. Parang mas maganda siya. So, i-adjust ko lang ganyan. Parang Morena type. Yan. Or, pwede nyo bawasan. Ganyan. So, and then, soft light. Merong hard light. Difference. Ganyan. Oh, yan. Tapos, ngayon. Bawa, itong soft light yung pinili natin. So, i-add lang natin dyan. So, okay na yan. Ngayon, paano ba maglagay ng dropping effect? So, ngayon, kinakailangan mong mag-download mo ng dropping effect. Isa-search mo lang yan doon sa Google mo na PixArt dropping effect and lalabas yung iba-ibang style. Bahala ka kung anong gusto mo or bahala kang pumili kung ano yung gusto mo. So, ngayon, yung gagawin natin dahil may dinownload na ako kanina, i-add lang natin yan. So, add photos. Ayan. Hanapin lang natin yung dropping effect na dinownload ko kanina. Ito siya. Ayan. And then add. So, yan. Kung makikita niyo dyan, yan, lalabas yung capacity yan. Paka-add nyo yung dropping effect. So, pupunta tayo doon sa blend. And then, magpipili tayo kung anong gusto nyo dyan. Screen, multiply, darken, lighten, highlighten, overlay, and add. Yan. Depende sa inyo. Yan. So, halimbawa, itong add nyo napili nyo. Ipapantay nyo yung square dyan at i-adjust nyo yan. Para maging, parang dropping effect siya or may effect na parang nakakrap, diba? And then, i-adjust nyo lang na walang makita ang part ng body nyo. Ganyan. And then, since baba or depende sa inyo kung saan nyo ilalagay. Pwede sa taas ng ganyan. Pwede sa baba. Ganyan. Depende sa inyo. Basta make sure na sakto lang sa picture na pinili ninyo. Then after that, i-drag nyo lang kung saan nyo gustong ilagay. Ganyan. Ganyan dito ba? Or sa baba? Sa banda baba? Depende kasi yan sa picture nyo. So, yan. Pag okay na, yan. So, white yan, diba? So, kung ayaw nyo naman yan, pwede naman kayong pumili ng iba. Ganyan. Ito, pwede yung ganyan. Sa screen, pwede yung ganun. Yan. So, ito parang mas maganda itong screen. So, ayan. Ito na lang yung pipiliin natin. So, yan. Tapos, i-click nyo lang itong check sa taas, yan. Para may i-apply siya. Ganyan. Pwede nyo siyang bawasan or pwede nyo namang i-lighten to kung gusto nyo. Pero kung okay na yan sa inyo, di okay na. And then, ngayon, paano ba maglagay ng heart crown? So, ngayon, pupunta tayo sa sticker. Yan. And then, isi-search lang natin dyan yung heart crown. Heart crown. Yan. Kung ayaw naman ng heart crown, merong flower crown, isi-search nyo lang dyan kung anong gusto nyo. Yung crown, queen crown, ganyan. Heart crown or flower crown, meron dyan sa sticker. Isi-search nyo lang siya dyan. So, ayan. Lalabas yan. So, pipili lang kayo kung anong gusto nyo na gamitin. Kung black, anong color yung gusto nyo. Ayan. Depende sa inyo. Marami yan. So, hintayin nyo lang na mag-loading and then pumili kayo ng sticker na gagamitin ninyo. Yung ibig sabihin na may mga crown na yan, may bayad yan. Pero yung mga wala, pwede nyo siyang gamitin. Yung may mga crown na yan, hindi pwede kasi magbabayad kayo. Halimbawa ito. Halimbawa itong black yung napili mo. O ibang color. Halimbawa, itong, ito, yung pink. So, i-click mo lang yan at hintayin natin na mag-loading. Yan. So, yan. So, after nga mag-loading, nandiyan siya. So, i-drag mo lang siya kung saan mo siya gustong ilagay. Dito. Ganyan. Or gusto mo pang liitan. Depende sa iyo. Ikaw na lang ang mag-decide kung pwede siyang malapit ng ganyan. Or pwede gusto mong medyo malayo. Gusto mong i-rotate ng ganyan. Pwede. Depende sa iyo. Yan. Kung ayaw mo naman yung kulay na yan, pwede kang pumili ng iba. Ganyan. And then, click to check sa taas. Yan, para i-apply. So, pag mag-a-apply kayo ng kahit na anong effect, pindutin nyo lang yung check sa taas para to make sure na na-add siya sa picture na inyong ina-edit. And the next, kung ano pa yung gusto mong ilagay, pwede doon, halimbawa, maglalagay ka pa ng sticker. Gusto po ba maglagay ng another sticker? Pwede naman yan, search. Then, kung nakikita, gusto nyo lagyan nung nakikita ninyo sa iba na blink-blink or yung parang ibang color, halimbawa yung ganito, search nyo lang dyan yung crown. Crown? Yan. Ako kasi yung color na nilagay ko sa in-edit ko nung last, etong crown. Pag lumabas ng crown, may lalabas yun na parang, hanapin natin. Asan na ba yun? Ito. Etong color na ito, yung parang yan. Ito, although hindi ko siya ilalagay sa crown, pero pwede mo siyang ilagay dito. Yan, parang design lang siya sa damit mo yan. Parang blink-blink lang ganyan. Or dagdag. Or pwede kang pumili ng iba. Depende sa'yo. Pumili ka na lang dyan sa sticker kung anong gusto mong ilagay or i-edit. Pero ako kasi nagagandahan ako dito kasi parang, maganda siya yan. Iba-ibang color.
So yan, pagkatapos niyan, i-apply mo din ganyan. So kung masyado kayong na ano dito sa graphing effects niyo, pwede niyo naman siyang i-edit. Basta depende na lang sa inyo kung gusto niyo i-lighten or gusto niyo masyadong nakikita siya ganyan, pwede i-lighten. Basta i-edit niyo na lang doon sa color. So yan, pag okay, di ba okay na yan, kung gusto niyo pang dagdagan, pwede. Halimbawa, dadagdagan natin ng text ganyan. Yung name niyo, halimbawa. Chess, ganyan. Tapos may heart sign. Yan, pumili lang kayo. And then add. Yan. Pwede nyo yung i-edit iba-ibang design. Ganyan. Dito. Yan. Yan, pwede yan. Pumili kayo dito sa baba. Pwede nyo yung palitan ng kulay. Pindutin nyo lang yung color. Yan. Yan. Pwede yung stroke. Lalagyan nyo ng stroke kung anong gusto nyo. Depende na lang sa, depende sa gusto ninyo. Ayan. Yan, pwede nyo siyang ilagay dyan sa baba. Ganyan. Parang depende sa gusto nyong design. Ayan. Ayan. Pwede nyo naman alisin nyo kung ayaw nyo na yung heart-heart. Pwede naman. Kung gusto nyo, pwede nilagyan. Kung ayaw, pwede din. Ganyan. So, ito parang mas maganda to. So, ganyan. Tapos, chat lang. Ayan. Depende sa inyo. So, okay na yan. So, pindutin nyo lang tong arrow sign sa taas. And then, save. And then, yan. Pindutin natin tong save sa baba. Then, save. Save to your gallery. So, okay na. So, mag-save siya doon sa iyong gallery. So, tingnan mo ang iyong gallery dahil nandito doon siya. Hanapin natin ito. Tools, album. Ayan. So, andito na siya sa PixArt. Ayan. So, ayan. So, yun lang guys. Thanks for watching.